Ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga, Pangulong Duterte kinwestiyon kung saan ang gagaling ang pampaaral ng anak ni Bayan Muna Partyless Representative Zarate sa Europa. Source ng mga pampasabog ng New People's Army, mahigpit na pinababantayan ng Pangulo sa mga otoridad. Manufacturers naman ng mga paputok, pinayuhan ng Pangulo na humanap muna ng ibang pagkakakitaan. Commission on Human Rights, nakiusap sa publiko na huwag nang idamay ang batang anak ng pulis na pumaslang sa mag-ina sa Tarlac. Vice President Robredo naman, kinundin ang pamamaslang ng isang pulis sa mag-inang Gregorio sa Tarlac. Pilipinas, plano ng kumuha ng 60 million doses ng COVID-19 vaccine sa Disyembre. At 4.9 magnitude na lindol, tumama sa General Nakar sa Quezon. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga, Pilipinas, Metro at Mega Manila. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo via live stream sa www.brigada.ph. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Pinakasariwa, pinakabagong mga balitang hatid ng buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. Kasamang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule. At resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Araw po ng Martes, mga kabrigada, December 22, 2020. At kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita. Mga kabrigada, kinwestiyon ni Pangulong Rodrigo Duterte kung saan galing ang pampaaral ng anak ni Bayan Muna Partyless Representative Carlos Zarate. Ayon sa Pangulo, lumilibot sa iba't ibang lugar sa Europa ang anak ng mambabatas na si Sandro. Hindi rin anya pwedeng sabihin ni Zarate na galing sa lola ng anak nito ang naturang pera. He has been flying all over Europe. At saka kung ang sweldo mo, Zarate, yan ang ginagastos mo para sa anak mo. Pinapasa mo doon sa nanay mo na matanda na. Ear pulling everybody's leg. Huwag mo kaming bulahin. Baka kaya siguro ang ginagastos mo yung pera ng kinokolekta ng mga NPA dito. Sinabi ho ng Pangulo na ipokrito ang naturang kongresista at nagpapanggap bilang galit sa mga mayayaman at sa mga hindi nagbabayad ng buwis. Ito si Zarate, komunista. Ito si Zarate, wala daw silang pera. Ito si Zarate, nagpapaaral ng anak niya. Ang pera ang ginagamit, kasi wala mang ibang source of income, tinitignan namin, oh, bulto. Hinahanap namin yan sa buhay mo. To galing high school ka. Nandito lahat ng buhay mo, pati birth certificate mo, lahat na. Wala kang negosyo. Meron kayong negosyo noon. Nanay mo, long time ago, the last business permit nag-apply 2002. Brigada Balita. Mga kabrigada, inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Department of the Interior and Local Government na i-monitor ng maigi ang bentahan ng pampasabog para kontrahin ang mga pag-atake ng teroristang New People's Army. Sinabi ng Pangulo na kumukuha ang NPA na armed wing ng Communist Party of the Philippines ng mga materyales ng pampasabog mula sa mga mining sites. Ayon sa punong ehekutibo, dapat ay maklear at mabantayan ng mga otoridad ang bentahan ng pampasabog sa striktong paraan. Inihayag naman ng Pangulo na nilabag ng mga komunista ang Geneva Convention dahil sa paggamit nito ng improvised explosive devices laban sa puwersa ng gobyerno. Iginit ng Pangulo na gusto ring magtanim ng gobyerno ng pampasabog ngunit ayaw nilang lumabag sa batas.
kalaban nila. And yet, you know, Geneva Convention does not allow it. When the communists use it, they justify it. The self-detonation or something, hula-balo. You go into a rigmarole, tawag niyan. Paikot-ikot na istorya. When you use it, it's okay. Gusto namin maglagay ng landmine rin. Pero ang problema, bawal. Government cannot violate the law. Matatandaan mga kabrigada na inanunsyo ni Pangulong Duterte na ayaw na nitong magdeklara ng ceasefire kasama ang NPA hanggang sa matapos ang kanyang termino. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, inihayag po ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang magpatupad ng total ban sa paputok dahil po sa kawalan ng mekanismo para papanagutin ang mga manufacturers ng paputok sa idinudulot na pinsala ng kanilang mga produkto sa mga tao. Sinabi ng Pangulo na taon-taon na lang ay kailangan nilang tumutok sa telebisyon para abangan ang anunsyo kung ilan na ang nadidisgrasya o namamatay dahil sa paputok. Dagdag pa ng Pangulo, wala pa siyang nakikita na manufacturer na umaako sa responsibilidad sa mga nasugatan sa paputok at kailanman ay wala pang nakukulong dahil sa maling pagmamanufacture ng mga ito. Ipinunto pa ng presidente na bakit niya kailangan pahintulutan ang bentahan ng paputok na delikado sa kalusugan at kaligtasan ng mga tao. Yes, Mayor. Now I'm a worker of government sa national. Bakit ko payagan na yung paputok na maraming madisgrasya, maraming mamatay? And even if it's only one child losing one finger, it's bad enough that it should put government on notice that parang Andre, nasa gobyerno ka, wala kang magawa para sa mga kababayan mo. Inabisuhan naman ng Pangulo ang mga manufacturers na humanap na ng ibang pagkakakitaan o ibang paraan para magamit ang mga pulbura ng paputok. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, nakiusap naman ang Commission on Human Rights sa publiko na huwag nang ipakalat ang mga litrato at video ng babaeng anak ni Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca na pumatay sa hindi armadong mag-ina sa Paniki, Tarlac. Sinabi ng CHR na traumatic rin para sa bata ang buong pangyayari at hindi na dapat isailalim sa bullying, pangmamaliit at diskriminasyon. Samantala, kinundina ni Pangulong Duterte ang naganap na pamamaslang sa mag-ina sa Tarlac. Kinwestiyon rin niya kung papaanong pumasa si Nuesca sa neurological test dahil tila meron itong problema sa pag-iisip. Yung palang namatay is a mother 52 years old, pati ang anak na 25, ang anak 25 years old, anak na lalaki. Hindi ito yung, this is just one of those things na yung bad break sa buhay ng tao. Hindi ito ginagawa ng, may tupak talaga ang put. Mababatid na nagsimula ang alita ng pulis at mag-ina sa Tarlac dahil lamang sa boga. Maririnig sa viral video ang sigaw ng bata kung saan ay binigyan din niya sa pulis o napulis ang kanyang ama na sinagot naman ng biktima na si Sonia Gregorio. Dahil dyan ay bumunot ng baril si Nuesca at agad na binaril ang ina at ang anak nito ng ilang ulit. Brigada Balita Nationwide. Kaugnay niyan mga kabrigada, formal lang nakasuhan ng double murder ang pulis na pumaslang sa mag-ina sa Paniki, Tarlac nitong weekend. Sinabi ho ni Justice Secretary Minardo Guevara na sa pamamagitan ng inquest proceedings ng Office of the Provincial Prosecutor ng Tarlac ay nakakita ito ng probable cause para formal na kasuhan ng sospek na kinilala bilang si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca. Naihain po ang mga reklamo sa Paniki, Tarlac Regional Trial Court nitong Lunes lamang. Kung maalala mga kabrigada ay na-videohan ang pagbaril ni Nuesca sa mag-ina na biktima na sina Sonia Rufino Gregorio at si Frank Anthony na parehong mga residente ng barangay Kayawasan nitong linggo. Sumuko po si Nuesca na dati nang naharap sa ilang mga kasong kriminal at administratibo sa mga kapwa nito pulis matapos ang insidente. Brigada Balita Nationwide. Kaka-brigada, tanggap na tayo ng report. Si Vice President Lenny Robredo kinundina ang pamamaslang ng isang pulis sa mag-inang Gregorio sa Tarlac. Si Brigada Jen Bayot sa balita. Brigada Jen, ibrigada mo. Brigada Live Report.
kanina ni Vice President Lenny Robredo ang pagpatay sa bagina na sina Sonia at Frank Anthony Gregorio na pinagbabaril ng naka-off-duty na pulis sa Tarlac. Sinabi ni Robredo na bahagi ang suspect na si Police Senior Master Sergeant General Nuesca sa mas malaking architecture ng impunity na dahilan kung bakit nananatili pa rin ito sa serbisyo sa kabila ng mga hinaharap nitong kaso ng misconduct. Mababatid na dati nang naharap ang 46 anyos na si Nuesca na naka-assign sa Parañaque City Police Crime Laboratory sa grave misconduct at dalawang kaso ng homicide sa mga nakalipas na taon base sa dokumento na isinapubliko ng Philippine National Police. Samantala, nananawagan naman si Robredo sa publiko na huwag nang gamitin ang nasabing insidente para paghatiin ang mga Pilipino. Inihayag rin ang pangalawang pangulo na kaisa siya ng publiko sa paghahangad ng reforma sa hanay ng Philippine National Police at sa paghatid ng hustisya para sa pamilya Gregorio. Yan ang report. Hatid ng Guard C. Calcium Ascorbate, Katawang Healthy Achieve sa Guard C. Ito si Brigada John Bayo at Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Sa ibang balita na mga kabrigada, ang Pilipinas planong kumuha ng 60 million doses ng COVID-19 vaccine sa Disyembre. Si Brigada Ernie Napukaw sa balita. Brigada Ernie, ibrigada mo! Brigada! Plano ng Pilipinas na kumuha ng 60 million doses ng COVID-19 vaccine sa ikalawa at ikatlong quarter ng 2021 kung magbubunga ang pakikipagnegosasyon ng manufacturers ngayong buwan. Sa televised briefing ni Pangulong Rodrigo Duterte ay sinabi ni Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez na pumayag na ang pharmaceutical company sa non-profit no loss na konsepto kung saan ay susuplay ang mga bakuna sa mas mababang presyo. Ayon kay Galvez, tiniyak ng Serum Institute sa India na hindi ito mag-request ng cash advance para sa pagbili ng Pilipinas sa COVID-19 vaccines. Dahil dito ay sinabi ni Galvez na magiging flexible ang pagkikipagtransaksyon ng bansa para sa mga bakuna. Dagdag ng opisyal, ginarantiyan na rin ng Indian vaccine manufacturer na makakakuha ang Pilipinas ng 30 million doses ng vaccine. Bukod rito ay sinabi ni Galvez na pipirma na ang gobyerno ng kontrata kasama ang AstraZeneca para sa 30 million vaccine doses sa susunod na linggo. Hinihintay na lang anya nila ang regulatory authorization ng UK. Yan ang report. Hatid ng Yummy Vit, ang multivitamins ng batang lamang. Ito si Brigada Ernie Napukaw ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. 4.9 magnitude na lindol naman tumama po sa General Nacar sa Quezon. Si Brigada Maricar Sargan sa balita. Brigada Maricar, ibrigada mo. Brigada Report. Inanunsyo ng FIVOX na tumama ang magnitude 4.9 na lindol sa General Nacar sa Quezon Province. Naramdaman din ang pagyanig sa maraming lungsod sa Metro Maynila. Ayon sa FIVOX, naganap ang lindol kaninang alas 2:14 ng madaling araw. Sinabi ng ahensya na naitala ang sentro nito sa layong 20 kilometers northwest ng General Nacar. Tectonic ang origin ng lindol at meron itong depth of focus na 15 kilometers. Samantala, wala namang inaasahang pinsala ang FIVOX, ngunit maaari pa rin itong magdulot ng aftershocks. Yan ang report, hatid ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka. Ito si Brigada Maricar Sargan ng Brigada News FM Philippines, The Music and News Authority. Brigada Balita. Brigada. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Brigada Worldwide COVID-19 News Update. Mga kabrigada, umakit na po sa mahigit 77.2 million ang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa buong mundo. Base po ito sa datos ng Johns Hopkins University. Makikita rin po sa tala ng institusyon ang nasa halos 1.7 million recoveries o fatalities, mga kabrigada, at 43.5 million recoveries. Naitala ang pinakamaraming kaso sa US na nakapagrehistro ng halos 18 million infections. Pumangalawa naman sa dami ang bansang India na ngayon ay lampas 10 million ang mga kaso. At nasa ikatlong pwesto naman ang Brazil na nagtala ng mahigit 7.2 million cases ng COVID-19. Brigada Balita! Brigada Weather Update! Mga
kabrigada, asahan na po ang pag-iral ng tail end of a frontal system sa eastern section ng Northern Luzon na magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Cagayan. Kabilang na po ang Babuyan Islands, Isabela, Kalinga, Apayao at Ilocos Norte. Patuloy namang nakakaapekto ang dating Tropical Depression Vicky sa ilang bahagi po ng bansa. Kaninang alas 3 ng umaga ay huli itong namataan sa layong 415 kilometers timog kanluran ng Pagasa Island sa Palawan. Ayon sa Pagasa, dahil sa nasabing weather disturbance at easterlies ay asahan na po ang kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat sa Bicol Region. Ganon din sa Aurora, Quezon at Kalayaan Islands. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi po ng bansa, ay asahan na ang maliwalas sa panahon na may tsansa ng pag-ulan o thunderstorms dahil sa epekto ng easterlies. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, para sa ating foreign exchange rate update ngayong umaga po ng Martes. Sa palitan ng piso kontra US dollar 48.12, sa Canadian dollar 37.42, Singaporean dollar 36.11, sa British pound 64.86, Bahrain dinar 128.13, Saudi riyal 12.82, sa euro 58.88, Chinese yuan 7.35, at sa Japanese yen sa 47 centavos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada sa buong bansa, inyo pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Power Cells, NutriCleanse, Guard C, Fast Relax, Curamed, Panamed, Drive Max Coffee at ang Yummy Vid. Available po sa lahat ng branches ng Watson, South Star, The Generics Pharmacy, Rose Pharmacy at Brigada Pharmacies nationwide. Para sa Brigada News FM ng Brigada Mass Media Corporation, the biggest marketing media company in the country, kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Leo Navarro Malikden. At Brigada Glenn Parungaw, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula dito sa National Headquarters sa Makati City, ito ang Brigada News FM, the music and news authority.